Hello, magandang gabi po sa inyong lahat. Ito po ay sample ng lesson plan na aking ginawa para sa mathematics, ika-apat na quarter, ika-8 linggo. So, ito po yung mga layunin. A. Pamantayang pangnilalaman. Demonstrates understanding of pictograph without scales and outcomes of an event. Letter B. Pamantayan sa pagganap. The learner is able to interpret simple representations of data, table, and pictograph without scales. Letter C. Mga kasanayan sa pagkatuto. Ito po yung mula sa milk. Infers and interpret data presented in a pictograph without scale. So, na ito po yung kanyang code. Mga layunin. Una, natutukoy ang mga bahagi ng pictograph. Pangalawa, nasasabi ang mga impormasyong ipinakikita sa pictograph. Number 3, napahahalagahan ang paggamit ng pictograph sa pang-araw-araw na gawain. Para sa nilalaman, paksa, pagbasa at pagkilala ng pictograph. Ito po yung mga kagamitang panturo. A. Sanggunian. Mga pahina sa gabay ng guro, curriculum guide fourth quarter, milk page 200. Mga pahina sa kagamitan ng mag-aaral, ang ginamit ko po ay learner activity sheet mathematics week 8. Iba pang kagamitan, mga eto palitan natin imbis na larawan, mga chart, PowerPoint at iba pa. So bahala na po kayo kung ano pang idadagdag ninyo. Para sa pamamaraan, una po ay nagbalik-aral muna. Sagutin ang mga sumusunod na tanong. So ito po yung week 7 namin tungkol sa non-standard measurement. So ito yung ginawa kong balik-aral. So meron 5 bilang. Number 1, ilang basong tubig ang laman ng isang pipsel? Hindi masyadong malinaw yung baso ko dito, pero 3 yan. Pwede po kayong magdagdag pa. Number 2, ang timbang ng isang aklat ay katumbas ng apple. Number 3, ilang clip ang haba ng lapis? Hindi masyadong malinaw yung clip ko dito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, pero 6 ang inilagay ko dito. So, pwede nyo po yung i-edit pag meron kayong soft copy. Number 4, ang haba ng tungkod ay aabot sa huwang handspan. So, handspan po dito. Ilang handspan? Sunod, number 5, ang buka ng inyong pintuan ay about blank foot span o haba ng paa. So, paa. Ilang paa ang sukat ng pintuan? Para sa letter B, paghahabi ng layunin, ang ginamit ko po ditong paraan ng pagtuturo ay explicit teaching. Kaya, direct akong sinabi kung ano ang aming pag-uusapan. Ang ating paksa ngayong araw ay tungkol sa pagkilala at pagbasa ng pictograph. So, magpakita po kayo sa mga bata ng halimbawa ng isang pictograph. Mas malaki, mas maganda, idikit ninyo sa pisara. Okay, pero mas magandang ipapakita na ninyong pictograph sa mga bata, itong gagamitin ninyo para sa letter C. Pag-augnay ng mga halimbawa sa bagong aralin. So, ipakita na ninyo yan dyan sa pisara para may idea na sila na yun ang inyong pag-aaralan at iyon ang halimbawa ng pictograph. Letter C. Pag-uugnay ng mga halimbawa sa bagong aralin. Para sa task 1, so dito, sabi ko nga nakadikit na yan sa pisara. Pwede kayo dito sa devices, ito ay kumbaga nakatago muna itong bahaging ito, yung
datos tungkol sa mga awardee sa bawat bilang, ilalabas nyo lang siya habang kayo ay nagpapaliwanag. Tapos yung title, saka na rin nakatago, ilalabas lang din ninyo pag sinabi na ninyo na ang tawag dito ay title o pamagat. Ganun din yung datos tungkol sa bilang ng mga awardee. Huwag basta munang ipakita sa mga bata para mas lalo nilang maintindihan. So una, ipakilala ninyo yung pictograph, isa-isa, yung mga bahagi nito, title o pamagat, datos tungkol sa mga awardee sa bawat bilang, isa-isahin ninyo yan. Pagkatapos yung matatagpuan naman dito, datos tungkol sa bilang ng mga awardees. At itong nasa ibaba, yung key o pananda. So, isa-isahin po ninyong ipaliwanag. Ano ba yung pictograph? Ito ay isang paraan ng pagpapakita ng mga impormasyon o datos sa tulong ng mga pictures o symbols o simbolo. So, bigyang diinan po ninyo dito yung graph, saka yung larawan o pictures para mag-retain o matandaan nila na yung pala ay pictograph gawa ng mga larawan. At bilang paghahanda na rin po sa generalization o paglalahat mamaya para makasagot ang mga bata. Okay, so letter D, pagtalaki ng bagong konsepto at paglalahat ng bagong kasanayan, number 1. So dito po, teacher modeling. Okay, alin po dito yung pictograph na sasagutan? Ito pong pinakita ko sa inyo kanina. So yan. So, syempre, sa explicit teaching, dapat may modelo. Magmumodelo muna yung teacher kung paano gagawin ng mga bata yung pagsagot sa activity. Para mamaya, maging handa sila pagdating na dun sa independent activity. So, teacher modeling muna. So, ito yung pictograph kung saan sila kukuha ng kanilang mga sagot. So, dapat may mga nakalaan kayong katanungan. Ito yung halimbawa. Number 1, ano ang title o pamagat ng pictograph? So, sasagutin po yan ng mga bata base dun sa ipinakita ninyong chart kanina. Okay, sunod. Ano ang mga impormasyon sa dakong kaliwa? O ano daw ba yung nasa kaliwa? Ano yung kanan? So, dapat alam ng mga bata yung kanan at kaliwa. O sa bagay, yan ay pagbibigay ng lokasyon. So, naituro na yan sa araling panlipunan. Okay. So, alam na nila yan. Number 3, ano naman ang mga impormasyon sa kanang bahagi? At ano daw ba yung legend? Ayan. Legend o pananda. Okay, ito yung key o legend o pananda. Okay, so pagkatapos ninyong ma-model, yan, magkakaroon tayo dito ng pagtalakay ng bagong konsepto at paglalahad ng bagong kasanayan, number 2. Sa letter A muna tayo, ito po ay guided activity. Ibig sabihin ng guided activity, katulong pa rin si teacher sa pagsasagot, i-guide ang mga bata para maging handa sila sa independent activity, dun sa sunod na activity. So, una, magpakita pa ng isa pang halimbawa ng pictograph. Mas maganda ay gamitin ninyo yung mga bagay na familiar ang mga bata, katulad dito. Ang inilagay ko ay punong kahoy na matatagpuan sa aming paaralan. So, marami kaming puno sa gana. Kaya ito yung mga inilagay ko. Nara, acacia, pili, kamagong, mulave, mangga. So may mga drawing pa rin akong inilagay dyan kasi nga pictograph. Ang key o legend, hindi ko masyadong dinamihan. Yung isang puno, katumbas lang ng dalawa. So ito ang ginawa ko. Okay, may mga tanong dyan pagkatapos yung i-present. Anong impormasyon ang ipinakikita ng pictograph? So, ano ang titulo o pamagat ng pictograph? Okay,
Kung kaya na ng mga bata, ipasulat ninyo ang sagot sa pisara para mas masanay sila sa pagsusulat. Okay. Sunod, ilan ang katumbas na bilang ng isang punong kahoy? Ilan daw? So, sasagutan niyan, ang isang punong kahoy ay katumbas ng kuwang. O, ilan lahat ito? So, igaguide ito ng guro para makuha nila yung tamang sagot. So, ang isang puno ay 2 plus 2 plus 2 ay di 6. So, pwede kayo ditong isulat ninyo dito yung 2 plus 2 plus 2 equals 6 para mas lalo nilang maintindihan na yung isang puno ay equivalent pala sa o equal o katumbas ay 2. Okay. So, dito, 6 lahat dahil ang isang puno ay 2 o na ito na. Okay, meron po ako ditong note na nakalagay. Kasi mahaba po ito. Ito lang yung ginawa kong halimbawa, yung sanara, 3-6. So, same procedure po, same pamamaraan. Lahatin ninyo ito. Pagkatapos ni Nara hanggang kay Mangga. Para mamaster ng mga bata kung paano ginagawa. Ano po? Okay, sunod. Una, ito po yung note ko. O, ipagpatuloy lang ang parehong pamamaraan hanggang sa lubos na maintindihan ng mga bata ang impormasyon na ipinakikita sa pictograph. Okay, sunod pong tanong. Ilan lahat ang mga punong matatagpuan sa GES? So, bigyang diin po ninyo yung salitang lahat. Ito yung clue word. Na po, kasi guided naman yan. So, ipaliwanag ninyo ano ba ang ibig sabihin ng lahat. So, lahat ay bibilangin. Okay. So, ilagay dyan. Sunod, alin ang mas marami? So, yung may mas tayo dito, magkukumpara tayo. Kasi pa rin dun sa pictograph. O, alin daw ba ang mas marami? Yung Nara o yung Akasha? So, isasagot dito ng mga bata. Tanungin sila kung bakit Nara. Na po. So, papasok na dito yung bakit kaya yung Nara? O, may paliwanag na yan. Kasi ang Nara ay mas marami kasi mas marami siya ng 2. O, yan na. Magma-minus na. 4 minus, 6 minus 4 equals 2. So, bahala na po kayo magpaliwanag na nasa palagay ninyo ay mas madaling maintindihan ng mga bata. Okay, kumbaga nasa pag-a-analysis na tayo ng pictograph. Okay, sunod. Anong puno ang magkasindami? O, alin daw ang magkasindami? Bakit? So, ipaliwanag din kung bakit yun ay magkasindami. So, hats tayo dito. O, bakit, bakit? Okay. Letter B. So, pagkatapos nila itong maintindihan, sa palagay ninyo okay na, so, pupunta na tayo dun sa independent practice. So, ibig sabihin ng independent, gagawa ng mga bata ng walang tulong ng guro. Okay. Pero kung ang mga eskwela naman ninyo ay gustong magtanong, syempre bilang teacher, kailangan pa din natin silang i-guide pa din kahit ang nakalagay dito independent practice. Kasi may mga bata talagang matanong. So, hindi natin yun maiiwasan. At hindi naman pare-pareho ang kaalaman, abilidad ng ating mga eskwela. Okay, para sa independent practice, ito ang ginawa ko. Ipakita ang pictograph ng mga alagang hayop ni Mang Jose sa kanyang poultry farm. Okay, na ito, may ipictograph ulit. Mga hayop sa poultry farm ni Mang Jose. So, ito, may 5 ditong grupo ng mga hayop, kambing, baka, manok, pato, baboy. Okay. Pagkatapos, ipasagot yung mga tanong. Ilang uri ng hayop ang mga alaga ni Mang Jose sa poultry farm? Mas maganda po dito sa independent activity, i-worksheet na ninyo para hindi na mahirapan ang mga bata na magparasusulat. Okay, naka-worksheet na. Mas magandang chikan. Okay, number 2,
ilan lahat ang kanyang alagang hayop sa poultry farm? Okay. Number 3, alin daw ang mas marami? Kambing ba o baka? Tapos may bakit. So, dito naman sa bakit, so, ilalagay lang naman ng bata o baka dahil siya ay mas marami na, ganun lang kasimple. Doon sa una, baga sa guided na ipaliwanag na ninyo yan, kaya masasagot na yan ng mga bata. Dapat lang kasi nating maipasok yung hats sa bawat tanong na ipinabato o ibinibigay natin sa mga bata para mas lalo pang mapaunlad yung kanilang comprehension o pagkaunawa. Number 4, gaano karami ang baboy kaysa manok? Okay, oh, bakit din? So, doon din papasok. Number 5, alin ang magkasing dami? Number 6, ilan lahat ang baboy at kambing? O na, ito may lahat ulit ha. So, dito dun sa guided natin kanina, sabi ko nga sa inyo, yung clue word, anong ibig sabihin ng lahat? So, ibig sabihin pagsasama-samahin. Okay, para maintindihan na yan dito nila sa independent activity at hindi na magparatatanong ng magparatatanong. Mas madali para sa mga bata. Okay, sunod. Siyempre, dapat chikan o agad ninyo itong independent na ito para malaman ninyo kung naintindihan ba nila o kailangan pa ninyong magbigay pa ng iba pang halimbawa bago kayo dumako sa sunod na activity, pangkatanggawain. Yan. Dito sa pangkatanggawain, varied activities by group. By group pa din ang ginawa ko kasi sa amin dito, hindi pa rin pinagbibigyan yung talagang literal na group activity na talagang sama-sama yung mga bata. Mayroon pa rin silang social distancing. So, yung group activity nila ay by group sa upuan. Lahat sila ay gagawa. Kumbaga, pare-pareho silang gagawa. So, bago magpasimula ng gawain, ibigay muna yung mga pamantayan sa pagsasagawa ng activity. Mas maganda hingin ninyo sa bata yung mga pamantayan na yun. O kaya, meron na kayong nakasulat na sa chart o sa Manila paper na ipopost na lang ninyo sa pisara. So, bahala po kayo. Basta't mauuna yan bago magpasimula kayo ng group activity. Okay, para sa group 1, ginawa ko na lang kasi ditong group 1 at group 2 kasi masyadong mahirap yung pictograph. So, limited naman bagang ating mga eskwela, katulad ko, 12 lang. So, kayang-kayang 6-6. So, dalawang grupo lang. Siyempre, yung isa, yung medyo average. Tapos, yung isang grupo, medyo yung fast. So, bahala kayo. It depends naman kung doon sa abilidad ng mga eskwela ninyo, pwede nyo itong guhin kung hindi kaya. Ano po? Ito po kasi naka-base doon sa abilidad ng eskwela ko. Okay. Para sa group 1, yan, sagutin ang mga tanong mula sa pictograph. Okay, reminder po, ito po ay naka-worksheet ha. Tapos, sa likod ng worksheet ninyo, naka-attach pa din yung pamantayan sa pagsasagawa ng activity na dapat nilang sundin sa kayong rubrics kung paano sila mamarkahan para pagbalik ninyo sa bata, makikita o pag-uwi sa magulang nandun na kung ilan yung kanilang nakuhang score. Okay. So, ito po, pagkain, mga pagkain sa food cart. Ang simbolo ko dito ginamit ay happy face. Wala akong nakalagay na legends. So, it means, ang bilang nito ay bawat isa ay 1. Isa. Ano po? Okay. So, hindi naman masyadong maraming tanong para hindi sila mahirapan. Kasi, group activity, may limited time lang tayo dyan. O baka tayo magsobra sa oras kung masyado nating dadamihan ang mga tanong. So, number 1, ano ang title ng pictograph? Number 2, ilang uri ng pagkain ang nakatala sa food cart? Number 3, so, ilan lahat ang sandwich, hot dogs, potato, ice cream? Bakit po ako dito laging may picture? Yan. Para mas madali nilang maintindihan kung ano ito.
Kasi nga, pictograph eh, so may picture. So, dito hindi ko na nilagay yung picture kasi kita naman na nila yung tapat as sandwich yun. Yung baga po, kasi minsan meron tayong mga eskwela, ang hirap ang magbasa. So, may mga clue. Sa group 2, ito yung medyo fast group. So, ipangkat yung mga basurang nabubulok at hindi nabubulok. So, punan ng wastong impormasyon ang chart upang mabuo ang pictograph. Gamitin ang puso bilang simbolong kakatawan sa bilang ng nabubulok at hindi nabubulok na basura. So, ito po, yan, kinuha ko na lang po yan dun sa learning activity sheet. Yan, nabubulok at hindi nabubulok. Bago po kayo magbigay ng activity, kung mas maganda yung picture na gagamitin ninyo ay malinaw. Yung madali nilang maintindihan. Ito kasi medyo malabo. Pero okay na din, naintindihan naman nila kasi may last naman, nasa last din ito nakasulat. So, pwede ninyong bago magsimula, magtanong kayo kung naintindihan ba nila yung drawing o hindi. Tapos ipaliwanag na ninyo kung ano yung malabo o hindi nila naintindihan. Para hindi sila maapala sa kanilang pagsasagot. Okay, next. Ito yung mga sasagutin nila. Ilan ang hindi nabubulok na basura? Sulat dyan. Ilan ang nabubulok na basura? Isulat dito. Para mas madali sila ditong makapag-drawing. Siya po, kaya may dalawang tanong dito. Okay, sabi ko nga kanina puso ang gagamitin. Una muna, yung title, ano kaya ang pamagat? So, syempre, madali nilang makukuha, nabubulok at nabubulok, mga bilang o bilang ng nabubulok at hindi nabubulok na basura. Tapos, ililipat lang nila dito yung sagot nila o drawing ng mga puso. Okay, so mas madali. Kayang-kaya. Okay, so ito po yung pamantayan sa pagmamaraka na isagawa ng maayos ang gawain base sa panutong inaibigay. Nakagawa ng gawain ayon sa itinaktang oras, malinis at maayos ang pagkakagawa. So, pwede niyo po rin itong i-edit yung aking ginawang rubrics kung hindi kayo komportable o kung may naisip kayong mas maganda. So, pwede. Kasi sabi ko nga, sample lang yan. Ako naman hindi talaga napakagaling o magaling na gumawa, but I'm trying my best. Ano yung alam ko talaga, isinishare ko sa inyo. So, nasa inyo pa rin. Kung tatanggapin ninyo, i-edit ninyo, babaguhin ninyo. Basta't ito sa akin ay gusto ko lang i-share, makapagbigay sa inyo ng tulong, o kaya ay, anong ibig sabihin nun? Paraan para makagawa ng lesson plan na pang COT. Okay. So, letter G. Saglit, balik tayo dito. So, pagkatapos nila itong magawa, ipost natin palagi sa pisara. Pagkatapos, chikan agad. Lagyan agad ng marka para, kumbaga, inspired man baga ang mga bata kapag nakita nilang naka-perfect sila. Ano? Bigyan man natin ng reward, kahit anong reward, kahit candy, bahala kayo. Kahit tigpipiso, masaya na yan. Para sa sunod, lalong gaganahan. Total, hindi naman palagi nagsi-COT. Hindi naman palagi nagti-teaching demonstration tayo. Okay, pampasaya lang sa mga eskwela. Letter G, paglalapat ng aralin sa pang-araw-araw na buhay. Okay. So dito, mahalaga ba na maunawaan at mabasa kung ano ang mga impormasyong nakasaad o nakasulat sa pictograph? Okay. So, kung ang sagot ng bata ay opo o bakit? Ano? Kung nahihirapan sila, kumbaga, i-guide din natin sa pamagitan ng pagtatanong pa. Ano? Anong tawag dun ay follow-up question para masagot nila ng wasto. Sunod, ano ang kahalagahan ng pag-unawa sa pictograph sa ating pang-araw-araw na buhay? So, ito para sa akin medyo mahirap-hirap para sa grade 1. So, kung hindi nila kaya, magbigay kayo mga kaguro ng halimbawa, parang senaryo, na papasok yung kahalagahan ng pictograph. O kaya,
base dun sa mga ginawang activity katulad ng paghiwa-hiwalay ng mga napubulok, ganun, pagbibilang ng mga hayop, yan. So, magkakaroon ng ideya na yung mga bata, talaga palang mahalaga ang pictograph. Dapat pala alam namin ito. So, gabayan po ninyo yung mga eskwela kung medyo nahihirapan. Ano po? Okay. Letter H, paglalahat ng aralin. So, sabi ko nga sa inyo, sa simula pa lang, doon sa paghahabi ng layunin o doon sa task 1, sa pagpapaliwanag ninyo kung ano yung pictograph, bigyang diin ninyo yung salitang pictograph, saka yung larawan. Ano? Ang pictograph ay isang uri ng graph na nagpapakita ng mga impormasyon o datos sa tulong ng mga. So, dapat alam nila yung larawan. Okay. So, yan. Pagkatapos nila yung masagutan, ipabasa ninyo sa mga eskwela, lahatan, by group, tapos pumili kayo ng mabilis ng magbasa para sa suluhan o kaya dalawa. Bahala na po kayo dyan. Ang mahalaga, matandaan nila yan kung ano yung lesson ngayong araw. Okay. Para sa pagtataya, panuto, basahin at unawain ang pictograph. Isulat ang wastong sagot sa patlang. So, meron ditong kunting pasakali eh. Itinala ni Teacher Tess ang mga gamit na dala ng kanyang mga eskwela bago magsimula ang aralin sa arts. So, ito yung mga gamit sa arts. Eraser, pencil, sharpener, glue, scissor. Ang legend po ay happy face. Katumbas ng isang happy face ay 3. So, dito, eraser, pwede nyong lagyan ito ng katapat na Tagalog na pambura, pencil, lapis, sharpener, pantasa, glue, pandikit, scissor, gunting. Ano? Hindi ko na lang po nailagay. Pero ilagay pa rin ninyo para, kumbaga, kung yung bata hindi alam niya, ay hindi niya alam ang pencil, ay di, pag nakita niya yung lapis, alam niya yung lapis. Total, may drawing naman. Oh. Ano po? Okay. So, papasok tayo dito sa pagsasaling wika. Pag inilagay ninyo yun. So, across the curriculum na din yun, meron na kayong integration. Okay. Para sa takdang aralin, saglit, may hindi ako nailagay dito. So, dito dapat may mga tanong pa rin kayong itatanong sa kanila. O, di ko nailagay. Pakilagay na lang ninyo. Number 1, una, ano ang pamagat ng pictograph? Number 2, ilan lahat ang nagdala ng eraser? So, ito, makompute sila. Diyan, di ko po nailagay yung tanong, ha? Pero sasabihin ko na lang. E-edit ko ulit yung soft copy nito para pag kung sino may gusto, ay di nakasulat na yung tanong. Pero dito sa video, babasahin ko na lang yung mga tanong. Okay, unang tanong, ano ang pamagat ng pictograph? Chart. So, na ito yan, mga gamit ng pupil sa arts. Number 2, ilan lahat ang nagdala ng eraser? Yan, bibilangin nila yan. 3 plus 3 plus 3 plus 3. Yan, 9, 12. Sunod, ilan ang nagdala ng pencil? Okay, na ito din. Ilan ang nagdala ng sharpener? Ilan ang nagdala ng glue? Ilan ang nagdala ng scissor? Andali lang po ng tanong. Siguradong makaka-perfect ang ating mga eskwela kung naituro natin ito ng maayos. Okay. Sunod, para sa takdang aralin nila, gumawa ng pictograph ng inyong mga laruan. So, magpatulong na lang sa inyong tagapagturo sa bahay. So, ito po yung kanilang pinaka assignment saka enrichment activity na din sa bahay na gagawin. Okay. Pagkatapos dito sa baba, isulat, inihanda ni. Pagkatapos, yan, pangalan ko po yan. Teacher 1 lang ako. Tapos, observer, sino yung nag-observe? Kung tatlo ay didagdagan nyo na lang. Tapos, noted na lang po ang principal.
Okay, sana po may natutunan kayo o naibigan ninyo itong aking ginawang sample lesson plan. Kung naibigan ninyo, i-like na po ninyo ang aking video. At kung hindi pa kayo nakasubscribe sa aking channel, mangyari pong i-like na din po ni, i-click na din po ninyo yung subscribe button saka yung notification bell para maging updated po kayo sa susunod ko pang mga gagawing mga video. Okay, maraming salamat po!